Diretso ang aking likod, maging ang aking tingin. Humugot ako ng malalim na hininga at inipon ko yon sa aking baga. At pinilit ko na hindi ito ilabas. Ibinuka ko ng dahan-dahan ang aking bibig at inilabas ng paunti-unti ang inipon kong hangin. Makaraan ang ilang sandali, nawala na ang aking inipon mula sa aking baga. Ang tangi ko na lang nasabi, Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung may mga boses o tinig na ba akong madidinig. Subalit isang malamig lamang na hangin ang dumampi sa mapusyaw kong balat. Iyon ang naalala kong kaalaman sa Wake Up Your Senses na aking dinaluhang pantas-aral na Sanib Puwersa na programa. Ang layunin ng programang iyon, maimulat o magising ang ikatlong mata ng bawat kasapi o mga individual bukod pa sa pagtatalakay ng mga iba't ibang kaalaman na patungkol sa mga elemental, unearthly forces at mga supernatural. Isang profesional ang nagsasagawa noon. Tinagurian namin itong maestro. Ang tawag sa taong nagpakadalubhasa sa paggising ng ikatlong mata. Isa lang naman ang pakay ko sa pagdalo ng programang iyon. Ang magising ang aking ikatlong mata upang malaman ko ang pangitain ng aking kamatayan. Nang sa ganun ay aking mapaghandaan. Kung ang ibang tao siguro ay may mas malalim na rason kung bakit nais mabuksan ang kanilang ikatlong mata, ako naman ay ito. Sabihin nating takot ako sa kamatayan. Subalit kung iisipin naman natin, lahat tayo'y pinapangarap ding mapaghandaan ang mabuhay. Katulad kanina, pinakiramdaman ko muna ang aking sarili doon. May naramdaman na akong kakaiba. Ngunit hindi pa rin iyon sapat. Kapag ang pamamaraan mo'y nagawa mo ng maayos, may madadama kang presyon sa iyong noo na parang inaatake ka ng sobrang sakit ng ulo. Bigla kong naalala ang nasabi ng aming maestro. Ang pakiramdam ng pagtibok ng ulo mo ay magpapatuloy at makakadinig ka ng mga tinig o mga boses. Nagmumula iyon sa ulo mo, kagaya ng pagbuhusa at pagkaluskos. Habang inaalala ko yon, napagpasyan kong maghintay. 2 oras ang inilagi ko sa mismong kwarto, subalit wala pa din akong naharamdamang pag-atake ng sakit ng ulo, kaluskos o pagbuhusa. Naghintay pa ako ng naghintay. Gabi na noon kaya ngayon ko yun susubukan nang maramdaman ko ang presensya ng mga kakaibang tinig. Tahimik kasi ang lugar at ang sabi ng aking maestro, mas matahimik ang paligid, mas doon malakas ang puwersa ng paggising ng ikatlong mata. Kung susumahin ko ay 5 araw ko na itong isinasagawa at sa mga araw na iyon ay nabigo ako dahil siguro may mali sa aking proseso. May kakulangan din ako sa pagsamba at pananalig sa paniniwala ng aking maestro. Ngunit hindi yon naging rason upang tumigil ako. Mas nagpursigi pa ako dahil alam kong kaligtasan ang kapalit ng mga pinaggagawa ko. Ngayon nga ay 6 na ulit ko na ito. Pero sinusubukan ko pa din dahil nais kong makaramdam ng mga senyales sa kung papaano mabubuksan ang ikatlo kong mata. Naghintay ulit ako habang nakatutok ang aking tingin sa kisame at tanging yun lang ang aking binabalingan. Nakaskwat ako habang ang aking mga kamay ay mistulang sumasamba
sa aklat ng aking maestro na nasa paanan ng binti ko. Ganun lang ang posisyon ko habang naghihintay pa din. Sa aking kamalayan, naramdaman ko pa din ang malamig na hangin sa aking katawan. Bagamat gabi ay madilim ang aking kwarto, sa aking peripheral vision, nakita ko kung paano sumayaw ang bawat kortina at pagpasok ng hangin na nagmumula sa labas ng paligid. Malakas iyon. Nakakapanindig balahibo at napakalamig. Subalit hindi ako nagpatinag. Nakapukol pa din ang aking paningin sa kisame na tila doon na lang ang aking mundo. Kasabay ng paghampas ng hangin ay ang pag-usal ko ng mga Titig na titig pa din ako sa kisame habang pilit pinipigilan ang aking paghinga. At pagkaraan ng mga ilang sandali, parang nadadama ko na ang paglukob ng kakaibang sensasyon na sa palagay ko'y napagtagumpayan ko na ang aking pakay. Mistulang may humawak sa aking noo na isang dangkal ng kamay at hinahaplos-haplos yon. Tila hinahalukay ang aking katinuan na para akong kinukuryente mula sa aking balat hanggang sa aking mga gulugod. Pataas pababa ang paghaplos ng tila kamay na yon hanggang sa makaramdam ako ng sakit. Isang di matawarang kirot sa aking noo na para akong inaatake o hinampas ng bato sa sobrang lakas. Masakit yon. Masakit ang pagkirot sa aking noo at parang mapupunit ang balat doon habang sumasagad pa din ito ng sakit. Tila yata sasabog ang aking utak sa aking nadadama. Subalit di pa rin ako nagpatinag. Nanatili pa din ako sa aking posisyon habang hinihintay na tumigil ang pagkirot na nagmumula sa aking noo. Pagkatapos nun ay bigla na lang yung nawala at iniwan akong pawis na pawis habang nagtutuluan yun sa aking leeg. Akala ko'y wala na akong mararamdaman na hudyat ng kirot. Subalit pagkatapos naman ng pag-atake, nakadinig ako ng mga nakakapanindig balahibong tunog. Tila hinahalukay noon ang aking pagkatao na nanunood pa sa aking mga kalamnan. Isang tunog na tila humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan at nakaramdam ako ng labis na panginginig. Nangangatal ang labi ko habang matapos halos maghingalo ako, nakaramdam ako ng labis na hilakbot nang maulinagan ko ang isang yabag at kaluskos. Alam kong nagtagumpay ako ngayon, ngunit nanatili ako sa aking posisyon hanggang sumapit ang alas 12. Nagpapanting ang aking mga tenga habang pinapakinggan ang bawat nakakapanindig balahibong ingay at tinig. Ngunit pilit ko pa ding kinakalaban yun. Ang sabi ng aking maestro, dapat nakalabanin ko ang mga sensasyong yon dahil isa ang mga yon sa mga balakid upang di mo maisagawa ang ritual. Nakakatakot danasin ang marinig ang mga bagay na iyon. Subalit mas nakakahindig ng mismong maranasan ko na. Pinilit kong tatagan ang aking loob habang nakikibaka ang aking katinuan sa mga kaluskos at yabag na mistulang pumapatay sa aking sarili sa sobrang takot. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ay doon tumigil ang panggambala ng kaluskos. Habang hinahabol ang aking hininga, tumigil na ako sa pagtingin sa kisame at pagkukway hinalikan ang libro
ng aking maestro. Tila nakipagbuno ako kay kamatayan. Pagkatapos kong sabihin yon at sambahin muli ang libro, bigla akong may naalala. Kailangan ko nang lumabas sa lalong madaling panahon habang namumuno pa din ang gabi sa lagim ng alas 12. Madilim na gabi ang nakalatag sa buong paligid. Patay ang mga ilaw dahil walang ilaw sa lugar ng mga taga-iloy, ang lugar ng pinaglakhan ko. Sa mga nagtataasang puno at matitinik na damo, gamit ang walang sapin kong paa, binagtas ko ang lugar na yon habang binibilang ang paghakbang ko. Masukal ang gubat na aking tinatahak. Matitinik ang damo ang aking nilalakaran. Subalit hindi yon naging rason upang tumigil ako sa aking nasimulan. 24, 25, 26. Pagbibilang ko sa aking hakbang habang tila gumagapang sa kagubatan dahil napakadilim. Bawat dinadaanan ko'y may mga nakausling ugat. Kaya hindi kakatuwang natutumba ako habang humahakbang. 77, 78 bilang ko habang humahakbang pa din. Hanggang sa naramdaman ko mula sa madilim na lugar na aking kinatatayuan na malapit na ako sa lugar kung saan ako patungo. Ang ilog na sasalamin at magpapakita kung nagtagumpay nga ba ako sa aking isinagawang ritual. Padulay-dulay ako sa aking hakbang at pagiwang-gewang dahil hindi ko makita ang daan na aking hinahakbangan. Inalis ko ang kawayang nakaharang sa aking daraanan at muli akong humakbang. 77. Muli ay bilang ko hanggang sa matapos ko ang aking pagbibilang. Kasabay noon, may naramdaman akong malamig na bumasa sa aking paa. Ang lamig nun ay nananalaytay sa buo kong katawan. Walang ano-ano, bigla na lamang akong napunta sa ilog. Ang ilog na sumasalamin sa aking isinagawang ritual. O ilog na sumasalamin sa aking tadhana, mawari sana ipakita niyo sa akin ang pangitain ng aking kamatayan. Madiin at makabuluhang wika ko sa ilog. Bigla namang gumalaw ang ilog na aking ikinagulat. At mula sa paggalaw ng ilog na ito, bigla namang paglitaw ng isang di makilalang nilalang. Nakakatakot ang mukha nito at pawang ugat ang katawan. Ang galamay nito'y ugat din, maski ang ulo ay parehas din. Tila isa itong taong kahoy na nagmistulang genie. Dahil sumasayaw ito pataas habang nakakonekta ito sa tubig na gumagalaw din pataas. Ngunit para itong si kamatayan, dahil sa nag-aapoy na mukha nito, na tanging bungulang ang mukha. Napaangat si Satana dito. Malagim na pagbati sa iyo, tagalupa. Nasisiyahan ako't maluwag sa iyong dibdib ang iyong ginawa. Ngunit ibiningit mo pa din ang iyong buhay para lamang sa iyong pagdating sa aking pinamumugaran. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo, babaeng tagalupa? Salaysay nito sa akin habang matalim ako nitong pinukol ng tingin. Diyos ng ilog, isa ako sa milyong-milyong tagalupa na nagnanais makita ang aking pangitain patungkol sa aking kamatayan. Kung inyo pong ipahihintulot, sana'y ipakita niyo sa akin ang sanhi ng aking kamatayan upang mapaghandaan ko't aking maiwasan. Ang aking wika
habang kinakalaban ang nakakatakot na presensya ng nasabing nilalang. Hindi ito nagsalita, bagkus ay may ipinakita ito. Isang liwanag na bigla na lang lumitaw sa ilog. Ipinakita noon ang sanhi ng pagkamatay ko, maging ang dimensyon kung saan ako mapaparoon. Sa kamay ng dalawang lalaki, ako mamamatay. Gagahasain ako nito't papatayin. Habang ako'y papauwi daw, doon mangyayari ang pangitain ng pagkamatay ko. Ngunit mas nagulat ako kung saang dimensyon ako mapupunta at kung kailan ako mamamatay. Sa impyerno ako mapupunta. Nagulat ako, ngunit sandali lang ay unti-unting pumaskil sa aking mga labi ang ngiti. Isang ngiting demonyo. Kung sa impyerno man ako mapaparoon at mamamatay ako sa kamay ng mga lalaki, mas labis pa akong magagalak. Ako'y nagagalak sapagkat pupwede pa yon paghandaan. Alam ko kung kailan ako mamamatay at sino ang papatay sa akin. Kaya naman, mas nanumbalik sa akin ang kasiyahan sapagkat tagumpay ang ritual na aking isinagawa. Makakakilos na ako ng maluwag na walang iniintinding inhibisyon o pagkatakot dahil pupwede kong paghandaan ang aking kamatayan. Sa aking naisip ay hindi ako mamamatay dahil alam ko ang rason nun. Ang sarap sa pakiramdam nito. Yung hindi ka na mamamatay dahil mayroon ka ng solusyon. Isang solusyon na makapagbibigay sa akin ng mahaba pang buhay. Isang biyaya na aking natanggap sa kabila ng aking paghihirap. Takot akong mamatay dahil ayokong bigla-bigla. Hindi ko na maaranasan ang mga bagay na nangyayari sa mundong ibabaw. Ayokong may maiwanan. Gusto kong habang buhay akong buhay, ayokong makaranas ng kamatayan. At yun ang naging kategorya o kabanata na sinabi sa akin ng aking mga magulang na labis kong ikinatakot. Simula nang ako'y lumaki, namulat na ako sa pag-iingat sa aking sarili o sa aking pagkamatay. Takot na takot ako. Takot na takot akong mamatay. Sabihin ng imposibleng hindi ako mamamatay o maging sakim ako sa buhay na ibinigay sa akin. Ngunit ako yung taong gagawin ang lahat para lang sa aking pansariling kaligtasan. Kaya nga nang aking malaman ang isang programa na patungkol sa paggising ng ikatlong mata, hindi na ako nagdalawang isip pa. Yun ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. Upang makita ko ang pangitain ng aking pagkamatay at maiwasan ko. Nagpasalamat ako sa nilalang na may nagbabagang mukha. Sa isang masukal na gubat, mabilis akong tumatakbo. Tatahak na sana ako papalapit sa dampa naming bahay nang bigla na lang nabiyak ang lupa. May humugis na bilog doon na tila bunganga ng isang tao. Isang nakakapanindig na sigaw ang pumailan lang sa buong paligid na nanggagaling sa bilog na yon. Naramdaman ko na lang na tila hinihigop ako ng napakalakas na hangin papalapit sa bilog na yon. Gusto kong tumakbo at pumanaog sa loob ng bahay namin. Subalit, tila may humahawak sa akin na kamay. Malakas ang pagkakahawak nun sa aking katawan na tila nagpapahina sa aking katinuan. Hinang-hina ako sa pagkakahawak nun habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Ngunit nagtataka ako kung bakit wala ni isang nakakadinig sa akin, maging sa nakakatakot na boses na nanggagaling sa bilog na yon. Papalakas ng papalakas ang paghigop sa akin.
papunta sa tila bunganga ng lupa hanggang sa tuluyan na akong nilamon nun. Ngunit bago ko lamunin ang lupa, isang nakakarinding sigaw ang pinakawalan ko. Isang sigaw na naging walang kabuluhan lang sapagkat tulog na tulog ang bawat tao na taga-Iloy. Hindi man lang nakita ng mga ito kung paano lamunin ng lupa si Satana na parang hinihigop papunta sa impyerno. Ang akala ni Satana ay tuluyan na siyang tagumpay sa ritual na ginawa nito. Ngunit may isa itong proseso na nakaligtaan niya. At yun ang pagbilang muli ng 100 hakbang kapag umalis na ito sa sementeryo. Huli na para malaman nito dahil iyon na ang kabayaran sa pagnanais niya. Sayang, kung nadinig niya ng buo ang nais ipahiwatig ng kanyang maestro na malagim ang dadanasin nito kung sino man ang magsubok o sumubok kalabanin ang kamatayan. Hindi na sana siya sumubok pa. Naging mitya tuloy ang pagnanais niya sa kamatayan niya. Kung nadinig niya siguro ang lahat ng impormasyon ng kanyang maestro, hindi siya mapupunta sa impyerno na kung saan mangyayari ang kanyang kamatayan. Kaya pala ipinakita sa pangitain niya ang 2 lalaki at ang impyerno, sapagkat doon mismo sa impyerno siya gagahasain ng mga lalaki. Gagahasain sa paraang ipapalamon siya sa init na lumalagablab na apoy. Isang lalaki na nagngangalang Satanas, katunog ng kanyang pangalan. Ayon mismo sa kanyang maestro, isang propesyon ang pagbubukas ng 3 mata. Sa Brazil, Indiana, totoong naganap ang mga ganoong klaseng pangyayari. May mga tao kasing ayaw mamatay o gustong iwasan ang kamatayan, kaya nila isinasagawa ang 100 hakbang papunta sa kung anumang ilog upang ipakita sa kanila ni kamatayan ang pangitain ng kanilang pagkamatay. Subalit may mga konsekwensya silang haharapin. Dapat ay isagawa din nila ang 100 hakbang pauwi upang tuluyang maging tagumpay ang ginawa nilang ritual. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Marami pong salamat.